Nasa 300 mga kabataan mula sa buong Northeast Luzon Mission ang masayang nakisangkot sa kauna-unahang Youth Alive Camp na idinao sa Northeast Luzon Adventist College Alicia Isabela. Doon sa mga mensahe at mga activity na kanilang napakinggan at naranasan ay nagkaroon sila ng bagong sigla sa kanilang pananampalataya at paglilingkod bilang mga kabataang Adventista. Ang detalye ng nasabing Youth Alive, balitang may pag-asa ni Rendale Lopez. Narito tayo ngayon sa Northeast Luzon Adventist College kung saan kasalukuyang ginaganap ang Adventist Youth Conference na may temang Youth Alive, My Choice, Fully Alive. Ito ay dinaluhan ng kumulang na 300 mga kabataan mula sa mga distrito ng nasabing misyon. Kapansin-pansin ang muling pag-alab ng pananampalataya ng mga kabataan sa pamamagitan ng iba't ibang mga aktibidades. Layunin ng pagtitipong ito na muling buhayin ang espiritual na samahan ng buong misyon sa gitna ng makamundong mga bagay. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga kabataan na lumalim ang kanilang pagkaunawa sa doktrinang Adventista, ganun din yung kanilang socialization sa kanilang kapwa Adventist, at ito rin ay training sa kanila para makapag-reach out din sa mga non-Adventist. Bahagi ng programa ang tamang pagpili ng desisyon at pagpapaigting ng pananampalataya na sadyang laan sa mga delegado ng kaganapan. I did not expect na matututunan ko yung mga lessons ko through sa mga stories ng mga nakausap ko na mga groups. So this is what we are longing for, the youth who choose to be alive. So if we happen or if the world has a chance to hear their stories, we will be blessed also. Pinaunlakan naman ng overall facilitator, speaker at pastor Marvin Marcelino ang mga kabataan sa kanilang pahayag. Ang aking panghamon sa mga kabataan ay maging tapat sa Panginoong Diyos at na sa pag-aaral nila ng ating banal na kasulatan at mga bagay na dapat isa kabuhay ng bilang isang mananampalataya ay ipagpatuloy nila hanggang sa pagdating ni Kristo. Lubos naman ang pasasalamat ng kanilang mga leader sa walang sawang suporta ng bawat isa sa mga programa. Ang mga kabataan ito will be equipped, no, na makapaglingkod sa kanilang lokal na iglesia, makapag-conduct din sila ng kanilang local youth alive. Puno ng kagalakan ang bawat kabataang dumalo na nakilahok sa programang ito. Ito ay isang bagong karanasang kanilang dadalhin sa kanilang buhay bilang Kristiyano. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Rendale Lopez, nagulat para sa Hope Today, NPUC News.